Assalamualaikum mga kadosya, welcome back to our YouTube channel. As today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko nag-start or paano ko tinanggap or yeah, paano ko tinanggap at nagbalik islam. Way back to 2015 na unang abroad ko dito sa Dubai noon. Actually, born Christian ako, Catholic Christian ako. Family ko all Catholic. Tapos nung nagpunta ko dito sa abroad, wala sa isip ko talaga na that time na magbabalik Islam ako. Kasi wala na sa pamilya namin yung Muslim din. Tapos Catholic ako, dami ko paling mga questions na hindi ko talaga mahanap yung sagot. Sabi ko sa sarili ko na, I try to study Islam. So, yun, nung nag-work ako, may mga books ako na araw-araw binabasa ko yun every day. Tapos yung parang pinaka madam ko nung siya yung naging teacher ko, siya yung laging nagbibigay sa akin ng ng mga libro, siya yung laging nagbibigay ng mga link about Islam. Tapos actually teacher siya ng Quran niya. Tapos everyday lagi siya nag-send sa akin ng mga link about Islam, like Dr. Sakibert video sa how to convert Islam, like ganyan. Tapos everyday, ewan ko, everyday na everyday na nanonood ako ng mga videos about mga taong nag-convert into Islam. Lagi akong umiiyak, hindi ko alam kung bakit. Sobrang natatouch ako. Then hindi lang dun sa mga videos, siguro yung mga everyday life namin dito noon nung nagtatrabaho ako, kasi nakikita ko yung mga lalaki na napakamadasali nila, 5 times a day nagbabasal sila sa mosque. Dahil yung mosque na ay yung bahay namin or accommodation namin dati is malapit lang sa mosque, so nakikita namin yung mga nagdadasal, mga lalaki. Tapos yung parang na-curious ako, sabi ko wow, ganda naman ng religion na yan, sabi ko ganun. Napaka-religious ng mga lalaki. Kasi totoo lang kasi sa religion ko dati, bihira kasi talaga ako makakita ng mga lalaking laging nagdadasal sa simbahan. Iba talaga kasi yung sa Islam, kasi sila mo 5 times a day nagdadasal, diba? So parang na-curious ako that time. So sabi ko, I try to study. And then, nag-aaral nga ako everyday. Nagbabasa-basa ako ng mga kung ano-anong books about Islam din. Yung teacher ko, hindi naman ako pinorse niya na sinabi niya na, oh, pumasok ka dito sa pag-Muslim. Hindi. Yung teacher ko, kulang siya. Yung siya lang nag-advise sa akin, sige, pag-aralan mo itong mga libro na to, tapos ikaw na sa'yo yan kung pupasok ka sa Islam, like this. Tapos just yun, 7 months ako nag-aral bago completely na in-accept ko sa buong puso ko na magiging isang Muslim na ako. Wala. Tapos sabi ko, it's time. This is the time.
Ayun, tapos ano, mga June. Tama, June. June nun. Nagpunta kami nun sa isang... Hindi ko na matandaan yung lugar na yun eh. May kasama ko yung friend ko. Tapos, nagsyahada siya doon. Tapos, ako, as in, nagmamasid-masid lang ako about kung ano yung gagawin nila. Ganun. Tapos, after 2 weeks ata yun, yun nakapag-decide na ako na magbalik Islam. Kasi super happy. Super happy yung teacher ko. Yung madam ko na finally, isa na ako. Isa na akong muslima. At yun, that time, inag niya ako, tapos, ano, inarka niya ako, ganun. Tapos, binigyan niya ako ng gift. Then, every Friday, no, nag-aaral kami sa Odmeta. Mga teacher namin, puro mga Pilipino. Ang saya doon kasi kahit hindi ka Muslim or yung iba kasing classmates namin gusto lang mag-aral ng Arabic, yung iba gustong mag-enter ng Islam, tapos kami nga as Muslim na kami. Halo-halo, yun. Maganda yung pagtuturo doon sa Odmeta doon sa Pakistan School kasi ano siya, on the spot kung paano gawin yung mga unang-una yung paano magdasal, ganun, tinuturo talaga yun as basic. Kaya syempre mahalaga talaga yung pagdadasal kahit yun lang muna yung maturo. Hindi naman ako medyo nahirapanan kasi bago ako nag-aral dun sa school na yun is marunong na talaga ako magdasal. As I tell you before, nag-aral na ako ng isis mo mga books ng Islam din at the same time ng dasal para kung sakaling Muslim na ako, alam ko na kung paano magdasal. Kahit yun lang muna ng mga basic, yung mga small sura lang muna yung na-memorize ko. As yun naman, kaya nun pagdating sa school namin, hindi ako na masyadong nahirapan mag-aral nun. Yung medyo struggle lang talaga sa pag-aaral is yung mag-aral ng Arabic. Kasi ang hirap, ibang iba kasi talaga siya sa alphabet nating mga English alphabet, I mean. At yun, after nun, yun, every Friday na kami nag-aaral din sa school na yun. Kasama ko yung mga friends ko. Siguro mga 5 kami na nagbalik Islam dun sa school na yun. Anyway, yung journey ko, paano ako nag-start or paano ako pumasok or paano ako nagbalik Islam. Thank you. Sana nagustuhan niyo. I love you.